Yo, what's up guys? Welcome back to Vanson TV. Sa araw na to eh, may pag-uusapan naman tayong bago. Ang pagputok ng isang bulkan ay isa sa mga delikado at mapapansinang kalamidad na pwede nating maranasan at hindi natin kayang iwasan o takasan. Dahil sa itong natural phenomena, ang pagputok ng isang bulkan ay indikasyon na naglalabas ng init ang ating mundo. Kumbaga guys, sa madaling salita, ito ay isang parang exhaust o chimney. Kaya para sa video natin ngayon guys, ating isa-isahin ang 10 pinamalakas na pagputok ng bulkan sa buong mundo. At kung bago walang sa channel na to, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga bago kong ilalabas na video. Number 10, Santa Maria Volcano. Ito yung matatagpuan sa bansang Guatemala. Ang bulkan na ito ay isang inactive volcano. Kumbaga, chill lang siya sa loob ng hundreds o thousands na taon. Ngunit, nagbago ito nung tinamaan ng Central America ng sunod-sunod na paglindol, na kung saan nagresulta ito sa biglaang pagputok ng nasabing bulkan noong 1902. Ang pagputok ng bulkan ay kumitil ng hindi bababa sa 5,000 katao. Sa pagputok nito ay umabot sa taas ng 28 kilometers at nagbuga ng 5.5 kilometric na mga debris sa loob ng 19 days. Ang ashfall naman ay umabot hanggang San Francisco. Pinaniniwalaang umabot sa 1,000,000 dolyar ang kaukulang pinsala na natamo dahil sa kalamidad na ito. Number 9, Mount Vesuvius. Matatagpuan ito sa bansang Italy. Ang bulkan na ito ay marami ng beses na pumutok sa ating kasaysayan. Pero ang pinanakakatakot at kilalang pagputok nito ay noong 79 AD. Sa pagputok ng bulkan ay naglabas ito ng abo, alikabok, putik at toxic gases. Dahil dito ay nalubog ang kalapit nitong mga syudad na Pompeii at Herculaneum. Kumitil ito ng 16,000 na katao at noong 1595, saka lang nahukay ang mga syudad na ito. Kung sa panahon natin ngayon ito mangyayari, ay tiyak na aabot sa bilyong-bilyong mga dolyar ang magiging pinsala na matatamo natin. Number 8, Mount Pinatubo. Ang Mount Pinatubo nata ang pinakamalakas na pumutok na bulkan sa ating bansa at pangalawa naman ito ngayong 20th century. Noong June 15, 1991 ito pumutok at naglabas ng napakaraming abo sa ulap na aabot sa taas na 35 kilometers. Ang pagputok nito ay nagdala ng mga paminsalang pyroclastic at sulfur dioxide na umabot sa ating stratosphere na tinatayang umabot sa 20 million na tonelada. Nang dahil dyan ay nagresulta ito sa pagbababa ng temperatura ng ating mundo. Umabot sa 722 na katao ang nasawi at di bababa sa 200,000 na tao ang nawalan ng tirahan. Ang pagputok ng Mount Pinatubo ay nag-iwan ng aabot sa $200 million na pinsala. Number 7, Nevado del Ruiz. Ang bulkan ito ay makita sa bansang Colombia. Ito ay isang medium-sized volcano. Pero wag ka. Nang ito ay pumutok noong 1985, ay nagkaroon ng napakatinding resulta. Pagkatapos niya maglabas ng mga debris, ay nagkaroon ng matinding mudflow, kung saan ay nailibing ang bayan ng Armero at kumitil ng 20,000 na katao. Sa pagputok ng bulkang Nevado del Ruiz, ay nag-iwan ito ng tinatayang $1 billion na pinsala. Number 6, Mount Onsen. Itong bulkang ito ay matatagpuan sa Japan. Ang pagputok ng bulkang ito noong 1972 ang pinaka-deadliest sa kanilang kasaysayan. Sa pagputok nito ay nag-collapse ang dome ng bulkan na kung saan nagkaroon ng matinding landslide na lumabon sa syudad ng Shimabara at tumuloy ito sa dagat. Dahil dito ay nag-trigger ito ng isang malakas na tsunami na may taas na 57 meters. Dahil sa trahedyang ito,
aabot sa 17.4 billion yen o $150 million ang halaga ng pinsalang iniwan nito sa agrikultura at fish facilities nila, at kumitil din ito ng 15,000 nakatao. Number 5. Ilopango. Ang bulkang ito ay matatagpuan sa El Salvador. Ang unang pagputok nito ay naitala noong 450 AD. At ito ang pangalawa sa pinakamalakas na pumutok na bulkan sa huling 200,000 years. Sa sobrang lakas ng pagputok nito ay inaakalang sumira ito ng mga Mayan cities noon. Ang mga ulap noon ay nabalot sa matinding abo at alikabok na tumagal ng taon. Tinatayang kumitil ito ng 100,000 nakatao, at ito rin ang pinaghihinalaang dahilan ng global cooling o paglamig ng mundo noong 535 to 536 AD, na kung saan ay hindi makapagtanim o makaani ang mga taga-Rome at China. Number 4. Mount Pelee. Ang Mount Pelee ang pinakamalalang volcanic eruption ng 28th century. Ang bulkang ito ay nakalang isang dormant o non-active volcano na. Pero noong May 8, 1902, ay ginulat niya ang mga mamamayan ng Caribbean nang bigla itong sumabog, na kung saan winasak niya ang buong siyudad ng St. Pierre na may nananirahan na 28,000 nakatao. Pero ayon sa report, ay 2 lamang ang nakasurvive sa trahedyang iyon. At nag-iwan ito ng $15 million na halaga ng pinsala. Number 3. Mount Laki. Ito'y matatagpuan sa bansang Iceland. Ang pagputok nito noong 1783 ay naramdaman sa buong mundo sa loob ng isang taon. Siguro ay dahil sa mga aftershocks at eruption nito na tumagal ng 8 months. Naglabas ito ng 14.7 kilometric na lava. Toxic gas naman ang pumatay sa mga pananim at livestock ng mga taga-Iceland. Nag-release din ng napakaraming sulfur dioxide na kung saan ay nagkaroon ng acid rain at pagbaba ng temperatura ng ating mundo. Taggutom din ang inabot ng mga Icelandic people na kung saan umabot sa 10,000 nakatao ang namatay dahil sa gutom. Umabot ang toxicity ng vulkan Pasaut, at pumatay ito ng 23,000 na Briton, at taggutom din ang inabot ng mga taga-Egypt. Number 2. Mount Krakatoa. Ang Mount Krakatoa ay matatagpuan sa Indonesia. Ito ang pinakabayolenteng pagputok o pagsabog ng vulkan sa ating kasaysayan. Winasak lang naman niya ang isla kung saan siya matatagpuan. Noong August 27, 1883, nagkaroon ng sunod-sunod na pagputok ang bulkang ito. Pero ang huling pagputok nito ay sinasabing 4 beses na mas malakas sa pinakamalakas na pinasabog na bomba ng mga tao. Ang airwaves lang naman ito ay umikot sa ating mundo ng 7 beses. Nagproduce ito ng sunod-sunod na mga tsunami na sumira sa mga rehiyon. Umabot sa 36,000 nakatao ang namatay, at nag-iwan ito ng $1.5 billion na halaga ng pinsala. Number 1. Mount Tambora. Ito rin ay matatagpuan sa bansang Indonesia. Ang Mount Tambora ang pinaka-deadliest eruption sa ating kasalukuyan. Aabot sa 120,000 nakatao ang binawian ng buhay dahil sa pagputok nito noong April 10, 1815. Naglabas ito ng abo na aabot sa taas na 40 kilometers. Nag-produce din ito ng mga naglalakihang tsunami at sulfur dioxide, na kung saan ay nagpababa rin ng temperatura ng ating mundo. Taggutom din ang inabot ng mga taga-China, at tipos naman ang kumalat sa Europe. So guys, hanggang dito na lang ang video natin for today. At huwag nyo na rin kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli! Bye!